Hoy! Good morning, KaTagumpay! Alam ko, kaya kinilik mo tong video na to kasi nakita mo yung title at interesado ka sa vape ban. Ngayon, tapusin mo tong video na to, mga KaTagumpay, at ipapaliwanag ko sa inyo na hindi naman talaga vape ban ang tawag doon. Meron lang mga designated area na kailangan sundin. Alam nyo, mga tol, ang pagbe-vape ay isang bagay or isang nakaugalian na ng Pinoy dahil nung dinalayan dito sa atin, maraming bisyo or maraming mga kababayan natin ang nagkaroon ng pag-asa dahil yung iba ay nalulong sa paninigarilyo. Sabi nila, most safest daw ang vape. Ngayon, mga KaTagumpay, balik tayo sa issue. Sabi ng mga nababasa nyo, ikaw, kung nagbe-vape ka, alam ko kaya mo pinapanood to dahil nagbe-vape ka. Alam mo, huwag kang matakot dahil labasa mo yung vape ban. Mga KaTagumpay, meron lang designated area. Kung public ka, nagbe-vape, huhulihin ka talaga. Okay? So, makuwento ko lang, mga KaTagumpay. Sa US, merong area na talagang smoking area. Ibig sabihin, halimbawa, sa isang lugar, meron talagang lugar na pwede kang mag-vape at pwede kang manigarilyo. Ngayon, ano ba yung ipinaliliwanag? Ito yung pinakaklarong pinaliliwanag doon sa vape ban. Ngayon, nakakainis naman talaga, mga KaTagumpay. Tulad ko, halimbawa, nasa isang jeep ako at babiyahe. Nasa isang jeep ako at babiyahe. Tapos, merong nagbe-vape sa loob. Talaga naman nakakainit ng ulo. Ako hindi ako nagbe-vape, pero nakakainit naman talaga ng ulo kapag yung katabi mo, feeling niya, siya lang yung tao doon. Diba? Kahit nasa public ka, nasa isang kainan ka, natural na sa isang Pinoy na kapag kumakain o after kumain, ay magyoyosi. So napalitan nga yung yosi ng vape, yun daw yung safe. Ang problema lang, mga KaTagumpay, kapag nasa public, feeling nila artista sila at wala silang pakialam doon sa alas 8 na doon sa mga tao sa paligid nila. Yun yung nakakainis kaya nagkaroon ng vape ban. Pero mga KaTagumpay, kung ikaw ay nagbe-vape, ang ingay. Alright, kung ikaw, tuloy tayo. Kung ikaw ay nagbe-vape at nasa tama yung pagbe-vape mo at may lugar yung pagbe-vape mo, walang magiging problema. Ibig sabihin, kung meron kang privacy doon sa pagbe-vape mo, walang problema yun, mga KaTagumpay. Pwede nyo rin, alam po, itatanong nyo rin sa akin or iko-comment nyo rin sa akin dito sa video. Alam po, iko-comment nyo rin na paano yung mga mag-i-import ng products ng vape o yung vape, mismong vape or yung mga juice dito sa Pilipinas. Mga KaTagumpay, ganito kasi yan. Simula nung pumasok ang vape dito sa Pilipinas, bumaba na ang percentage ng benta ng mga local brands natin. Tulad nung mga, hindi ko na sabihin, yung mga sigarilyo natin. Bumaba yung sales nila. Ngayon, syempre, kumukuha lang sila ng pag-asa na baka sakaling bumalik yung mga Pinoy. Pero hindi mangyayari yon. Magkakaroon talaga ng problema dahil malaki talaga ang tulong ni vape. Okay? So guys, yun lang. Gusto ko lang maliwanagan kayo dahil alam ko na nangangamba yung ilan sa inyo na bakit nga ba naban yung vape? Si President Duterte, bakit naman binan yung vape? Actually, this is not actually ban talaga. Binibigyan lang nila ng importansya yung mga ibang tao, ibang netizen, na kailangan yung malaman na ang pagbe-vape ay dapat meron din kayong respeto sa sarili nyo, unang-una, sa sarili nyo at sa kapwa nyo. Okay? Yun lang, mga KaTagumpay, at huwag kayong mangamba na magkakaroon ng malawakang welga pa dito. Hindi ganon. Kailangan nyo lang maintindihan, mga KaTagumpay, na ang pagbe-vape ay dapat ay inuunan nyo yung respeto nyo sa sarili nyo at sunod sa kapwa. Okay? Unahin nyo irespeto yung sarili nyo bago yung kapwa nyo. Dahil, mga KaTagumpay, kahit anong sama ng bisyo, kung may respeto ka sa kapwa mo, okay ka. Alright, yun lang, mga KaTagumpay, at maraming salamat sa pag-support sa akin. Raw video lang ito dahil nakita ko yung maraming comment sa akin, maraming nag-chat sa akin, maraming nag-PPM, nag-i-email sa akin na ano daw yung masasabi ko sa vape ban. Yung iba kasi, kaya nangangamba, hindi sila nagbabasa maigi. Alright? So, maraming salamat, mga KaTagumpay, at sana sa mga susunod ko pang video ay samahan nyo ako, mag-motovlog tayo. Meron tayong magandang balita sa motovlog natin, mga KaTagumpay, dahil may mag... Basta. Alright? So this is your man, JTV again.
hingang malalim yun. Peace out. Teka lang. Kung may mali ako sa nasabi ko nga pala ngayon, mga katagumpay, comment nyo lang sa baba. Pag-usapan natin yan. May mga alam talaga. Okay? I-comment nyo lang sa baba. And peace out. Hey!